more or less siguro less an hour para gawin yung activity in overall, kahit dalawa siya. Bakit po dalawa yung activity? Kasi nga, ayun, mabilis lang siyang gawin. Magsusukat lang kayo ng resistance ng resistor. Kasi supposedly, yung second activity is for, ano siya, actual resistor yung gagamitin. Though, since multi-sim yung gagamitin natin, hindi tayo mag-actual. So, ayun, mabilis lang yung magiging data gathering. Yung sa second naman, dun siguro medyo tatagal, pero ayun. May computations kasi and everything. So, either way, you'll be performing it today. And yung submission naman, hindi naman siya agad-agad. I think I've scheduled the submission the week after pa. So, you have ample time to continue the activity, laboratory activity for today. Anyways, we'll be starting off with the continuation ng ating lessons from last week. By the way, sino nakatanda ng mga natutunan nila? Huwag tayong random. Kung may nakatanda pa nung pinag-discussan natin last week. Nadja. Ano tandaan mo last week na lecture, na sa lecture natin? Sa pagkakaalala ko po, diniscuss po natin yung kung paano magbasa ng isang. Isa? Sige, kaya mo yan. Circuit, and diniscuss din po ang series and series parallel and yung series parallel circuit and kung paano po ito masosolve. Yun. Thank you, Nadja. Tama si Nadja. We discussed about series parallel and the parallel circuits. So, yung mga resistor, not limited to resistor, yung mga components natin, they're usually arranged in a network such as that those ways, the series, pag magkakasunod, parallel kapag nagkatapat, there's a separate node na nag-separate dun sa dalawang components, and series parallel naman, combination nung dalawa. Okay, thank you. Nadja, may natatandaan siya. Daryl, ano pa yung natutunan mo last week? Last Saturday? Okay, sige. Thank you, Daryl. We've also discussed yung resistor coding na tinatawag natin. How do we read the resistances, the specific resistance value ng mga resistors natin. So may mga color code tayong pinagbabasihan, and through that color code, malalaman natin yung exact value ng ating resistor. Not just the resistance value but also the tolerance, possible din yung temperature coefficient niya. Pagpatayo ng isa. Si James. Hello po. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yung pagkakatanda ko po sa resistor din po, yung family tree po. Family tree? Anong natandaan mo sa family tree? Hindi ko na po masyado. Pero natanda ko po yung family tree. Ayan, natandaan mo na may puno ang resistor. Sige, thank you, James. Ayan, tama. We have the classifications of resistors. Gamit natin yung family tree to easily identify yung families ng resistor natin. We have linear and non-linear resistors. And under those linear na resistor, may fixed tayo and may variable. Kapag naman non-linear, nandyan yung mga photoresistor, mga varistor natin, and thermistor. Ayan. So, yung mga yun, mga specific resistors na yun, may kanya-kanya silang properties, may kanya-kanya silang characteristics na magiging basihan natin on alin ba yung gagamitin natin when it comes to designing circuits or when it comes to replacing defective components. Okay?
Isa pa. May isa pang hindi nababanggit na ano eh. Anne, Nicole. Nandiyan ba si Anne, Nicole? Yes. Mukhang wala si Anne. Nandito siya sa classroom pero baka may connectivity problem. Sige. Desi. Yes po. Katulad din po nung kay Daryl, ang pinaka natandaan ko po ay kung paano po yung pagbabasa nga po ng resistor base po dun sa mga color po. Okay. Sige. Thank you, Desi. So, color coding ulit ng resistances natin. And to add pala dun, we also have chip, mga chip resistors, mga surface-mounted device resistors na walang kulay, pero yung value niya, makikita natin through the code na naka-imprint dun sa ibabaw ng resistor. So, hindi lang siya kulay, meron din tayong mga codes na ginagamit for chip-mounted, surface-mounted na resistors. Ayan. Sana natatandaan niyo pa, gusto ko rin i-add sa mga diniscuss natin last week, last Saturday, is about dun sa troubleshooting ng resistor natin. Ano yung mga common troubles? Meron tayong open resistor, shorted na resistor. And ano yung kailangan natin i-consider kung magpapalit tayo ng mga defective na resistors? So ayan, sana natatandaan niyo pa siya kasi hint na ang bibigay ko sa inyo. Yung exam natin, may mga segments na would deal on the troubleshooting ng component. So, ayan, sana tatandaan nyo rin siya. Kasi it's one of the most important din na kailangan natin matutunan in this subject. Ayan. Since magde-design tayo, dapat alam din natin kung paano palitan pag nasira yung component. Okay? So, today, we'll be continuing our discussions. By the way, your attendance for today, 35 pa lang kayo. Kulang pa ng almost 12. Ayan. Your attendance for today will be based from your activity, laboratory activity. So, kailangan lang mag-send ulit ng screenshots na gumagawa kayo nung activity. By pair. Okay? Now, we continue with our discussion. So, tapusin lang muna natin yung discussions natin na nakaschedule for supposedly last week. Then, you'll be proceeding with your laboratory. So, for today, we'll be discussing about electrical capacitance and capacitors. We've already finished with the resistance. Yung resistance, kung natatandaan nyo, it's the ability ng isang electric component to resist or to pigilan, para pigilan niya yung pag-flow ng current within the circuit. So, that's your resistor. Now, ano naman, sir, yung capacitance na tinatawag natin and yung corresponding niyang component, which is yung capacitors. Capacitance is the ability of the capacitor to store charge. Capacitor is a device composed of two metal plates with an insulator or dielectric in between them. So, dagdagan natin. Insulator daw is a material that does not allow current flow and therefore it stores this electric charge. Sa isa-isa natin yung mga sinabi dito. Capacitance, ability of the capacitor to store charge. Ano po yung key term natin dito when it comes to capacitance? So, key term po natin dito, which you should remember, is ito pong, wala yung pen.
is store charge. So when we talk about capacitance, meron po diyang involved na storage ng charge. Paano po nangyayari yung storage ng charge? Meron po tayong two metal plates. So this is a conductor, obviously, metal plates. Then may palaman po siyang insulator sa gitna. Insulator or dielectric. Alam naman natin, based sa nabag-discussan natin earlier, na ang insulator, it prevents the current flow dun sa material. Ngayon, yung combination ng two metal plates na yon at ng insulator sa gitna, paano siya nag-produce ng capability to store charge? I-discuss po natin yan later on. Pero but basically, that's how your capacitor works. There's two metal plates and there's an insulator in between that stores charge. The device is a very important part of any circuit because of its main function. In this topic, you will understand how capacitor works, its uses, and how to know the effect of damaged capacitors in a circuit. Okay? So for our objectives, at the end of this discussion, you should be able to define capacitance and learn its importance. Classify the types of capacitors. So meron din po tayong family tree dito. When it comes to classifying capacitors, you should also be able to learn how capacitor operates according to its types. Identify and explain the functions of a capacitor. Paano po gumagana? Ayan, didiscuss natin yan kung na-curious kayo. And lastly, you should be able to analyze the effect of a defective capacitor in a circuit. Ano yung nangyayari pag may problema yung capacitor natin sa isang sirkuito? And paano natin siya papalitan kung nasira na yung component natin? Okay? Now, we go back again to the definition of capacitor and capacitance. Capacitor, it is a device that stores energy in electric field. Energy or charge, the same way it is being stored by the device. Two conductive plates separated by a non-conductive material. Again, may nakapalaman po tayong insulator between two metal plates. That's your capacitor. That's how you build your capacitor. Kaya kung makikita nyo dito sa ating representation or symbol when it comes to your capacitor, di ba ang resistor natin, it's like a sawtooth wave. Ayan, parang siyang alon. Dito, sa capacitor, kung ano yung pagka-define sa kanya, it's almost the how it is being defined, yung component. May dalawa tayong metal plates. Ito yung dalawang metal plates. And may insulator tayo sa gitna. Kaya blanco yung nakikita nyong gitna na yan. That's your capacitor. Electrons accumulate on one plate, forcing electrons away from the other plate, leaving a net positive charge. We'll dig on that more sa mga susunod na slides. Think of a capacitor as a very small temporary storage battery. So, capacitor nyo, it acts like a battery kasi nagkakaroon ng storage of charge, yun nga, charge. Napag-store siya ng energy basically dun sa kanyang loob. How does that function? How does that, ano yung mechanism behind that? We'll get to know later. Capacitance, kung ano yung ginagawa ng ating capacitor. It is the electrical property of a capacitor and is the measure of a capacitor's ability to store an electrical charge. Key terms when it comes to your capacitor and capacitance, it stores charge. It stores energy. Okay? Wait, it's color black. Wait lang. So, tandaan nyo, when it comes to your capacitors and capacitance, it stores energy. Onto its two plates with the unit of capacitance being the farad. So, ang atin po kung sa resistor, meron tayong ohms. Sa capacitor at sa capacitance, meron tayong tinatawag na farad. Or simply F. Named after the British physicist Michael Faraday. So nakilala niya naman si Faraday nung nag-discuss tayo, electromagnetic induction. It's all about him
siyang nag-ano niyan, and sa kanya ipinangalan itong unit of capacitance. Capacitance is defined as being that one capacitor has the capacitance of 1 farad when a charge of 1 coulomb is stored on the plates by voltage of 1 volt. So kung meron po tayong charge na dumadaan or na-store sa plates by a voltage, yung tumutulak nating force na voltage of 1 volt, meron tayong 1 farad equivalent. Now, sasayin po natin when it comes to your properties and types of capacitor. Tandaan natin, when we say capacitor, it blocks the passage of DC current. So kapag DC po yung ating source, most likely yung current niya would be DC as well. And kapag ganyan po, hindi po siya papadaanin ng capacitor natin. It blocks the passage of DC current. Yung capacitor naman, pinapapas niya yung AC current natin. So X ang DC, check kapag AC current. Again, it's in farads and the value of the capacitance is given by its value, kung ano po yung capacitance niya, and the maximum voltage which can be safely applied to it, which is known as the working voltage. So there are 2 parameters na kailangan nating i-check kapag pipili po tayo ng capacitors natin. So pag bibili din kayo ng capacitors or you'll be using one, so kailangan nating i-check, una, yung mismong value niya in farad, and its working voltage. So yan yung dalawang factors na kailangan nyong i-consider when it comes to your capacitors. Kung sa resistor, tanungin nga natin, sinong nakakatanda ko ano yung dalawang parameters na kailangan natin consider when it comes to resistor? May nakatanda ba? Micaela? Hello? Hello? Ayan. Ano yung dalawang factors na kailangan natin consider when it comes to choosing resistors? Yung resistance value po. At okay. Yung power rating. Yun, tama. Sige, thank you, Micaela. Kinabahan ka, no? So, sa resistors, ang kinoconsider po natin yung mismong value niya, resistance value, and yung power rating. Kapag capacitor naman po, ang importante na mapansin natin dito sa pagpili is yung capacitance value and yung working voltage niya. Bakit importante yung voltage? Malalaman natin dito sa next slide. How your capacitor works. Paano po gumagana yung capacitor? Sabi dito, when a DC voltage is placed, unang statement pa lang, nandun na agad, voltage. Ibig sabihin, malaki po yung papel na ginagawa ng voltage when it comes to storing charges. So when a DC voltage is placed across a capacitor, the positive charge quickly accumulates on one plate, while a corresponding and opposite negative charge accumulates on the other plate. So kapag nag-apply po tayo ng voltage, so ito from... Suppose this is your supply voltage. Once na may dumaloy na electromotive force or voltahe galing dito sa source natin, so ang mangyayari dyan, yung positive charge natin, pupunta dito sa isang plate. Ito po yung metal plate natin. This one and this one. So yung isang metal plate, pupunta po dyan yung mga positive charge. And yung isang plate, dyan po pupunta yung negative charge natin. For every particle of positive charge that arrives at one plate, a charge of the same sign will depart from the negative plate. Then the plates remain charge neutral and the potential difference due to this charge is established between the two plates. Once the capacitor reaches its steady state condition, an electrical current is unable to flow
through the capacitor itself and around the circuit due to the insulating properties of the dielectric used to separate the plate. So once nag-apply po tayo ng voltage and nagpuntahan na po yung positive charge on the other side and the negative charge dun sa other side, darating po siya sa point na magiging steady na yung state condition ng ating sirkito at ng capacitor natin. And kapag nangyari po yan, nag-a-act up po yung dielectric natin, which is hindi po niya papadaanin yung kuryente na. Kasi nga, nagiging neutral na or nagiging steady na yung pag-flow ng current dun sa sirkito po natin. So basically, nag-a-act up yung dielectric natin as yung dielectric natin is an insulating material. So magpapak-insulator siya dun sa capacitor. So hindi po niya papadaanin yung current. Then the flow of electrons onto the plates is known as the capacitor's charging current, which continues to flow until the voltage across both plates and hence the capacitor is equal to the applied voltage. At this point, the capacitor is said to be fully charged with electrons. So darating po yan, so apply, syempre, apply lang ng apply yung voltage, dire-diretso lang naman yan, then magse-separate yung positive and negative charge until dumating po siya sa point na yung supply voltage natin would equal dun sa voltage na nandito sa ating metal plates. The strength of rate or rate of discharging current is at its maximum value when the plates are fully discharged and slowly reduces in value to zero as the plates charge up to a potential difference across the capacitor plates equal to the source voltage. So initially po, mag-start yan na mataas pa yung charging current natin. Ibig sabihin, malakas pa yung kuryente or malaki pa yung kuryente na nakaka-flow through dun sa ating capacitor. Kasi kaunti pa lang yung charges and yung potential difference in between those charges. Ngayon, habang tumatagal yung pag-supply ng voltage natin, lumiliit ng lumiliit yung kuryente na pwedeng makadaan sa capacitor. Until such point na mag-equal na yung voltage supply and yung voltage ng ating na nag-a-act up between dun sa two metal plates natin. So that's your, parang nag-equilibrium na kumbaga yung ating source voltage and yung voltage across the metal plates. So the amount of potential difference present across the capacitor depends upon how much charge was deposited onto the plates by the work being done by the source voltage and also by how much the capacitance of the capacitor has, and this is illustrated in this picture. And so yung voltage natin plays a huge part kasi doon nagdedepende yung pag-flow ng charges natin, and doon din mag-de-depend kung titigil na yung pag-flow ng kuryente natin. Kasi yung potential difference, yung mag-bibigay ng kumbaga go signal kay dielectric to act up na huwag nang palampasin yung mga kuryente doon sa capacitor. Okay? So that's how your capacitor works. Medyo complicated, no? Balik-balikan nyo lang yung explanation para ma-digest nyo yung medyo information overload lang din kapag masyadong technical yung explanation. So, but basically, that's how your capacitor works. There's a voltage acting upon it, and once na mag-equate yung voltage supply dun sa voltage sa plates, titigil na po yung flow ng kuryente and mag-store na siya na mag-store na charge. Okay, questions? And so far, thumbs up kayo kung goods lang naman na kakasunod pa. Ayan, sige, thank you. We continue. Ito na po yung family tree ng capacitor natin. So sa resistor, meron din tayong classifications. May mga pamilya po ang ating capacitor, ang resistor. Same goes with your capacitor. So sa capacitors, mainly meron po tayong electrostatic and electrolytic. When we say electrostatic, ito po yung non-polarized na capacitors.
you have your ceramic and film capacitors, while for electrolytic, you have your aluminum and tantalum. Again, for electrostatic, ito po yung mga non-polarized. Ibig sabihin, itong terminals niya, this one and this one, wala po tayong pakialam kung may, dun sa terminal, kung positive siya or negative. Kasi nga, non-polarized siya. Kapag polarized, yung our electrolytic capacitors, ito po yung we consider yung charge or yung terminal, kung positive ba siya or negative. So, for example, ito, itong illustration actually dito, itong fixed capacitor na symbol is an electrolytic capacitor. Kasi nakita nyo, may positive dito. Ibig sabihin, ito yung positive niyang terminal. Ito yung negative niyang terminal. Your capacitors, electrostatic is non-polarized, AC or DC operation. It can work on both AC and DC and has usually lower yung capacitance values na ginagamit niya or yung namamanufacture. While for electrolytic, DC operation usually yung nagiging application niya and higher capacitance po yung values na ino-offer ng mga ito, ni aluminum tsaka ni tantalum. You have also your capacitor market. This basically just sums up kung ano po yung which capacitors are being consumed by the market, by the industries. So for the electrostatic, meron tayong sa ceramic. Kapag ceramic po, it has the biggest market, it has the lowest cost. Ito, more on technic manufacturing side naman to, so hindi naman natin masyadong concern yan. Yung 1206 long LT, yan, yung 0603, 0402, it's more on manufacturer's code kung ano yung uri ng ceramic capacitor. But basically, key point here, ceramic has the biggest market when it comes to your capacitors. Yung first work ko, share ko lang, I work in a semiconductor company manufacturing sa Batangas. Yung product namin is ceramic capacitor siya. Ayan. So, napaka-busisi nung pag-manufacture from the ceramic itself until maging full-blown na ceramic capacitors. Ito yung maliliit na capacitors na ginagamit natin sa mga printed circuit board. Ayan. Na-share ko lang naman. That's your ceramic. And sa electrostatic po, we also have a film capacitor. It offers better performance than the ceramic, pero ang downside dito, it has higher cost compared to the ceramic. So kung ceramic yung pinakamababa, mas mataas yung cost niya ni film compared to ceramic. Actually, when you design or when you use your capacitors, you need to consider kung ano yung priority nyo when it comes to designing. Kung ang priority is, or yung requirement is cost, dun syempre tayo magbabase. Kung performance, syempre ang priority natin when it comes to capacitors is film. Again, it depends on how or what your priority is when you are designing. Parang sa mga thesis nyo lang din. Anyways, electrolytic naman, it offers a large capacitance at low cost. So, matataas usually yung mga capacitance ng inyong aluminum capacitors. Your tantalum, large capacitance din siya. However, maliliit lang yung kanyang size. Si aluminum kasi, usually, malalaki po yung kanyang physical size ng aluminum capacitors natin. Makikita niyo yan as we go on discussing with the types of capacitors. So, ayan. Ito yung market ng ating capacitors. Questions? None so far. Okay pa naman? Nakasunod pa? Okay pa naman po. Opo. Pag may question kayo, raise your hands lang ha. Ayun, naging 28 na lang kayo nung nalaman na walang attendance. Anyways, we continue with our discussion.
So next, we'll be discussing about the applications of your capacitors. Saan po ginagamit usually itong mga capacitors na to? Discuss ng capacitors. Para saan ba yan? Ano po yung gamit ng mga capacitors natin? So si capacitor po, these are just a few of the uses ng ating capacitors. Could be used for further applications, pero ayan, we'll be discussing 5 of those applications. Una, sa timing. Ayan. Ay, sorry. Timing application. Ano po ibig sabihin ng timing, sir? So, kung sa relationship, kailangan ng timing, syempre, babaylo ka din muna bago ka mag-express ng intent. Dito po sa capacitor, pwede po siyang gamitin din sa timing. Ano po yung timing dito? Just to give you an overview, pag analog timing circuits po kasi ang gamit natin, gumagamit tayo ng capacitor. However, kung digital na, which is yung mas frequent na ngayon, digital timing circuits, iba na po yung ginagamit nating component. Nandiyan yung mga flip-flop circuits, mga crystal oscillators. Pero pag, again, pag analog, capacitor pa rin yung ginagamit natin dyan. Now, saan po nanggagaling or why do we use capacitors in timing circuits? Kung natatandaan nyo, madi-discuss lang natin, so dapat natatandaan nyo, ang capacitors has this property of charging and discharging. May ganong capability si capacitor, di ba? Nag-charge siya, nag-charge up, then napag in-store niya yung charge na yun. Then eventually, pag pinatime yung circuit, magdi-discharge yung capacitor natin. Yung property na yun, or yung characteristic na yun ng capacitors, makes it a good component to be used for timing. Yung sinasamantala ng timer circuits natin, yung discharging at charging capabilities ng capacitor. We know that a capacitor takes some time to get fully charged and to fully discharge. This property we can use for the timing circuit. If you control the charging and discharging type of the capacitor, it can act as a timing circuit. Okay? So that's how you use your capacitors as a timer. Now, the second application of your capacitor is on smoothing. Smooth. Ibig sabihin, pinapakinis po niya. Kung ang BTS may smooth like butter, ayan. Si capacitor, meron din po siyang smoothing properties. The smoothing capacitor changes the waveform. So, ang pinaka-involved po dito sa smoothing, ano po yung pinapakinis niya? Ito po yung waveform natin. Yung mga signals po natin, ng mga sirkito natin, electronic signals, electric signals, it comes in a waveform. Yung mga AC signals natin, for example, sine wave po yan or cosine wave. And yung sine wave and cosine wave na yon, kung gusto nating maging DC, siya maging straight line, gumagamit po tayo ng smoothing capacitors. So the smoothing capacitor changes the waveform from one that changes from zero to the peak voltage over the course of the cycle of the incoming power waveform. Essentially, they smooth the waveform. Pinapakinis lang po niya. So kung halimbawa, mayroon tayong AC na ganyang waveform. Ang gagawin po niya, ipa-flatten out niya unti-unti yung wave natin. Ayan po, para nagiging ganyan yung itsura ng ating waveform kapag gumamit tayo ng smoothing capacitor. Now, the third application is for coupling. Sa capacitor, meron po din po tayong tinatawag ng mga couples. Ayan. Sana naging capacitor ka na lang, no? Para may kakouple ka. For coupling circuits, meron po kasi tayong, halimbawa, for analog circuits, yung coupling capacitor, ito po yung ginagamit natin to connect two circuits such that only the AC signal from the first circuit can pass through the next, tapos i-block na niya yung DC. So may dalawa tayong sirkito, ang gusto lang natin papasukin si AC, yung DC iwan na natin behind,
gagamit tayo ng coupling capacitor. So may capability or may kakayahan yung ating capacitor na i-block out yung AC and at the same time, pagdugtungin yung dalawang sirkito na yun. This technique helps to isolate the DC bias settings of the two coupled circuits. So that's your capacitor as a coupling component. The fourth function or, sorry, fourth application would be storing energy. Ayan, paulit-ulit na natin when it comes to your capacitors, nag-i-store po siya ng energy. And kapag nag-i-store siya ng energy, samantalahin natin for storing energy yung capacitors. Kung meron kayong device, halimbawa na may LED, pamilyar mo kasi sa LED light, no? At napansin nyo na yung LED light, pagkapatay nyo, binuhay nyo, tapos namatay, pinatay nyo bigla, and napansin nyo na yung ilaw ng LED slowly dims out. Ibig sabihin, pagkapatay nyo, hindi siya automatic na patay agad. Mabagal yung pagwala ng ilaw. Most likely, meron po dyan capacitor sa loob niyan. Ano ba maganda example? Usually, yung mga light indicator sa ma-monitor ata ng PC, may ganong ano eh. Or sa power supply nyo, sa mga saksakan ng CPU, ayan. Usually, yung mga LED dun, nakaka-connect yan sa capacitor. And unti-unting nawawala yung ilaw ng ng LED due to that charging-discharging ng capacitor. Yung stored energy niya na nagbibigay ng ilaw dun sa LED, as it slowly discharges, nawawala din yung ilaw niya. And lastly, for feedback and phase shift circuits. So may mga tinatawag tayo sa electronics na RC, oscillators, resistor, capacitor, na oscillators and phase shift networks. Combination po yan ng resistor and capacitor. Yung combination ng dalawang component na yan, it causes the changes dun sa ating input and output signal waveform. So basically, waveform lang din yung ina-alter niya when it comes to your RC oscillators and phase shift network circuits. So yan po yung sum, not all, some of the applications of your capacitors, kung saan po siya ginagamit sa ating mga electronic circuit applications. Questions po? And so far? And so far po, sir. Okay. Sige. Now, we proceed with the types of your capacitor. Ano po yung mga iba't ibang types na ating capacitor? So, we have your polarized capacitors. Pag polarized po again, may pakialam tayo kung alin yung positive and negative terminal ng component. One lead is positive and the other is negatively marked. So your basic types of polarized capacitor, meron tayong electrolytic, tantalum, and CAN. While for the types of electrolytic capacitor, basically, yung types po ng electrolytic capacitor natin is just related kung paano siya imamount sa circuit. Radial, pagpatayo yung ating installation or mounting ng electrolytic capacitor, while kapag pahiga, actually mounted naman siya or axial yung electrolytic capacitor natin. Yun lang naman yun. Now, we go into detail when it comes to your electrolytic tantalum and CAN. Electrolytic capacitors, ang nasa loob po niyan, kung mapapansin nyo, para siyang cylinder siya na may something sa loob. And yung something pong iyon ay electrolyte. It's in the name. So, electrolytic, obviously, ang nasa loob po niya ay electrolyte. Yung electrolyte po, ito po yung ating dielectric. It acts as a separator. So, for electrolytic capacitors, they are available in variety of sizes and styles with voltage ratings ranging from 25 to 500 volts. So, matataas yung voltahe na kayang i-provide ni electrolytic capacitor.
So that's 25 to 500 volts. Electrolytic capacitors also offer high capacitance values per unit volume, making it ideal for use in power supplies. So usually, si electrolytic capacitor po yung ginagamit natin sa mga power supplies natin. And most likely, yung i-design niyo po na power supply will be using electrolytic capacitor as well. Ang downside lang po or disadvantage when it comes to electrolytic capacitor is that they tend to be large compared to other types. Kung mapapansin nyo, ito na lang, pagtapatin natin, si tantalum, so maliit po siya compared kay electrolytic. Mas maliit yung physical size niya when compared to your electrolytic capacitors. So kakain agad siya ng space, lalo na kung yung circuit board nyo is maliit lang yung paglalagyan. Kakain siya ng space. They can also suffer from leakage current if not properly sealed, and can suffer from failure due to age or vibration. So medyo sensitive to si electrolytic habang tumatagal, since liquid yung nasa loob niya, nawawala yung liquid na yun eventually when time passes. Or possible din na kakabibrate ng circuit mo na apektuhan yung performance ng electrolytic capacitor. Despite these drawbacks, they remain popular though because they offer good performance at a reasonable price point. So, affordable naman po ito sa electrolytic kahit ganun yung kanyang disadvantages. Now, the second type of your polarized capacitor is the tantalum. Obviously, kung si electrolytic, electrolyte yung dielectric, si tantalum, ang kanyang dielectric ay tantalum. So usually yung mga pangalan ng ating capacitors, it's based on the dielectric used. Ginamit po nating dielectric sa capacitor. Tantalum capacitors employ a solid tantalum core as the dielectric material instead of an electrolyte. So, hindi siya liquid like electrolytic capacitors do. This makes them smaller than their counterparts while offering similar performance characteristics. They also have very low leakage current. So, kung sige electrolytic, mataas yung leakage current niya. Si tantalum, mababa lang yung leakage current. So, kung kasama yon sa consideration nyo sa design, low leakage current, preferably si tantalum yung dapat nating gamitin. Ano po yung epekto nitong leakage current na to? It makes the circuit or the application more ideal when you're dealing with long-term reliability. Kung mas gusto niyo po na magtagal yung sirkito, syempre ang pipiliin natin si tantalum capacitor po. Usually, mga ginagamit yan sa mga medical devices, since napaka-expect natin na yung medical device nyo, mas matagal siyang magagamit, and lagi kasi siyang ginagamit. So, ang mga nandun sa medical devices natin, tsaka sa mga aerospace applications, si tantalum capacitor. Unlike electrolytic din, si tantalum po, they are more expensive. So, kung cost ang issue, baka mas magandang mag-electrolytic na lang po tayo na capacitor. Also, si tantalum po natin, these are low voltage and high frequency application capacitors. So kung si electrolytic, high voltage po siya, si tantalum naman, low voltage lang yung kanyang application. Okay? So yan po yung pinagkaiba when it comes to your polarized capacitors. Si CAN, actually, it's somehow, dyan nagmula yung ating electrolytic capacitor. Kung makikita nyo, kung papansin nyo, parang, or similar lang halos sila ng itsura because derivative ng CAN capacitor natin yung electrolytic capacitor. So, wala masyadong discussions when it comes to your CAN capacitors. And usually, ang applications ng ating CAN capacitors is sa mga
high power na na application. Ayun. So that's your polarized capacitors. The family of your polarized capacitors. Any questions po or clarifications? Wala po. Okay, sige. Punta naman tayo sa non-polarized. Pag non-polarized po, wala tayong pakialam kung positive or negative yung leads ng ating component. So kahit anong pwesto nyo siya ilagay, it will work just the same. Unlike dun sa kailangan ng terminal or kailangan i-consider yung positive and negative terminals para mag-work. So sa non-polarized capacitors, again, it is named based on the dielectric material na ginamit. Meron tayong ceramic disc, monolithic ceramic, pag disc, pabilog, pag monolithic, pahaba. You have your mylar, deep silver mica or mica, and styroflex. Again, yung pangalan nila based sa dielectric na nasa loob. Pwede rin dyan paper, as in papel, ceramic, ayan, common naman yung ceramic, mica, glass, polyester, most likely yung styroflex, gaya sa polyester sa loob, and your mylar capacitors. This table just shows your types of capacitors, its construction, capacitance values, yung range ng capacitance values na applicable dun sa capacitor na yun, and yung breakdown voltage niya. So, ayan, yung mga typical na capacitors natin, nandiyan si air. Pag air, literal, hangin yung nasa ano yan, ginagamit ng dielectric. So, may mesh place tayo. Its capacitance is from 10 to 400 picofarads. And with a breakdown voltage of 400 volts. And so on and so forth. Ceramic, electrolytic, mica, paper, and plastic film. So, ayan. Kung gusto nyong makilala more yung in detail, etong mga capacitors na to. So, ayan yung kanyang capacitance values and breakdown voltage. So, kung mataas na capacitance yung kailangan nyo, pwede natin gamitin si ceramic since 1 picofarad to 1 microfarad yung values niya. Yung picofarad po 10 to the negative 12 yun ha. And yung micro is 10 to the negative 6. So mas mataas po yung value nun. Okay, ayan. Kung high voltage, so applicable dyan si mica, 50 to 200,000. At 20,000, 500 to 20,000, sorry. Same with ceramic. Yan, matataas yung kanilang breakdown voltages. Okay? Now, meron din po tayong tinatawag na surface mount and variable capacitors. Kung si resistor, meron tayong SMD resistors. Sa capacitor, meron din tayong surface mount na capacitors. It's often called chip capacitors and it's constructed by placing a ceramic dielectric material. So kapag surface mounted, ceramic po yung kaniyang dielectric, yung pang separate in between. A ceramic dielectric material between layers of conductive film which form the capacitor plates. So may conductive film sa na pinapatong dun sa ceramic na dielectric. Dyan, yun yung metal plates natin ng capacitor. Capacitance is determined by the dielectric constant K and the physical area of the metal plates. For your variable capacitor, the fixed metal plates connected together to form the stator and the movable plates connected together on the shaft form the rotor. So meron tayong mechanism na ginagamit katulad din nung sa variable resistors, may ginagamit tayong mechanism para mag-adjust yung value ng kanyang capacitance. So, capacitance is varied by rotating the shaft to make the rotor plates mesh with the stator plates. So, may pinapaikot dito sa variable capacitors para magbago yung kanyang capacitance values. Saan po ito usually ginagamit? Sa radio receivers. Siya po yung ginagamit to tune
yung output ng ating radio receivers. So as a tuning capacitor. That's your surface mount and variable capacitors. We proceed with your charging and discharging of capacitors. Kapag pinag-uusapan po natin yung charging at discharging ng capacitor, one important factor to consider is your time constant T or your tau. Ayan. Greek letter tau. Ano po yung time constant, sir, na sinasabi nyo? It is the time needed to store 63% of the supply voltage in the capacitor. Or it is basically equivalent to the first time constant. Ano po yung 63% na yun? Kung mapapansin nyo dito sa graph, dito sa baba. Ayan. The first segment, ito, constitutes the 63% of the voltage required. Diba, nung nagdi-discuss tayo nung how does a capacitor works, darating siya sa point na mag-equate or mag-equal yung supply voltage mo dun sa voltage ng capacitor mo inside the capacitor. And yung 63%, when it reaches 63%, yung voltage sa capacitor mo, that is called your first time constant. Until such point na dumating siya na ma-full charge na yung capacitor, ma-reach na or mag-equate na dun sa supply voltage na, well, for this example, 10 volts. Ayan, so 63, 63, 63, and 63. Capacitor can be fully charged within 5 time constants. So 5, it takes 5 time constants po para ma-fully charge yung ating capacitor. You can see the diagram that the percentage increase of the voltage inside the capacitor. So ayan, unti-unting tumataas siya. Five time constants until it reaches equilibrium. So what are the important equations when it comes to charging capacitors or your time constants? So T, yung time constant natin, is equivalent po sa resistance and sa capacitance natin. We just multiply those values. And kung kailangan naman po natin yung voltage ng capacitor, we are asked to determine the voltage of the capacitor during a time constant, specific time constant. So ito po yung formula natin. Voltage, supply voltage times 1 minus E raised to negative T over yung time constant natin. In seconds. Ayan. Gagamitin po ba natin yung formula, sir? Hindi naman. Not much. Not, parang mali yung not much. Hindi naman siya ganun ka, gamit. Especially sa inyo kasi hindi naman to, hindi naman major subject nyo to. So, ayun. For common information lang din siguro, for your consumption lang din, itong mga formulas na nandito. Sir, paano po naman pag nag-discharge na yung capacitor? May time constant pa rin po ba na involved? Yes, meron po tayong time constant as well when it comes to discharging your capacitors. Sabi dito, complete discharging process needs also 5 time constants. So kung ano yung time constants na nandun, when it comes to charging, same time constant din po yun siya kapag naman magdi-discharge na yung capacitor. Papansin nyo, you will notice that the curve is now going down, indication that the voltage inside the capacitor is gradually decreasing. So, unti-unti na pong nadi-discharge yung voltage inside the capacitor until such point na mag-zero na siya. And the time that it takes is 5 time constant. 5 times time constants. Ayan. So, that's your charging and discharging ng capacitors. Question po? Questions? Clarifications? Nakasunod pa naman? Okay. Nakasunod pa naman po, sir. Thank you. Now,
this is your coding part. So ito naman yung time na we get to know the capacitance values of the components based on its codes. Si resistor, ito yung pinakanatandaan nyo, last Saturday. So, si capacitor po, ganun din. Meron din po tayong coding na ginagamit when it comes to your capacitors. Isa-isahin natin sila. So, for ceramic capacitors, ayan, nakalagay naman dito kung ano yung ibig sabihin nung mga figures or mga codes na nandun naka-imprint sa ceramic capacitor. The topmost, usually nandyan yung manufacturer's code natin, represented in the picture by ABC. Tignan natin, mag-zoom in natin. Okay. Ayan, yung ABC, it's your manufacturer's code. Yung capacitance value ng capacitor, makikita nyo dito, 100J and yung 0.0022K. Specifically, yung J doon is your tolerance and yung K. Your working voltage can also be indicated, yung 1 kilovolt na nakalagay dito. And, ayan, may note lang, if no voltage mark, generally, ang assumption po natin dyan, 500 volt DC yung value niya. And lastly, possible din po na naka-indicate dito yung temperature range ng ating capacitor. So, may code na ginagamit for the temperature range. For example, itong Z5F, makikita nyo dito, the Z indicates your the Z5F temperature range. Ayan, makikita nyo the Z. Ano yung lowest temperature niya? So, may coding dito, ZYX plus 10 degrees Celsius and so on and so forth. The second figure, which is yung 5, indicates naman yung highest temperature. So low, kaya nga range, di ba? May lowest, may highest. The last letter is your maximum capacitance change over that specific na temperature range. So ito yung mga corresponding values niya assigned per letter. Ano naman po yung 100J dito? As an example, paano natin makikita yung capacitance value niya and yung tolerance? So, yung first two, si 1 tsaka si 0, siya po yung figure of capacitance. The third is your multiplier and the J, yung last letter, is your tolerance. So, iba't ibang values ng letter corresponds to different values din ng capacitance. Tolerance ng capacitance. Ayan. So that's how you read your ceramic capacitors. Punta naman po tayo sa film capacitors. For the film capacitors, usually, ang coding po niya, meron tayong tatlong digits followed by a letter. The first and second digit of value, dyan po natin makikita yung value ng ating capacitor. The third digit is your multiplier and the fourth character is your tolerance na may specific values din per letter. For example, itong 152K dito sa example natin. The first digit or second digit constitute yung significant digit value niya. So 15. Yung multiplier mo is 2, which means 100. 152, 15 times 100 is 1,500 picofarads. Ang default po natin na value, na value ng capacitance when it comes to your capacitors is in picofarads po.
we read usually yung capacitance niya in picofarads. Kaya makikita nyo dito, minultiply na lang niya and automatically picofarad yung kanyang value. 1,500 picofarad. And yung tolerance niya is K, which is plus or minus 10%. Meron po tayo examples dito for you to try out. So, gamit yung coding na nandito, subukan natin sagutan kung ano yung values ng capacitors na nandito. May gusto mo mag-try? The first one is 563J. Sige, ako muna sa una. So, 563J. Again, the first two is your significant value, significant digit. So, that's 56. Yung 3, it's your multiplier. So, tingnan natin dito. 3 is 1,000. So, that's times 1,000. And yung J nyo is your tolerance, which is plus or minus 5%. So, ang value po ng capacitance and tolerance nitong film capacitor na nandito is 56,000 picofarads plus or minus 5%. Okay? Sino gusto mag-try ng isa? Walang gusto mag-try? Kaya may taas. Denrick. Yeah, hello, sir. Ano po? Bali, 4.7 plus or minus 0.25 picofarad po. Yes, thank you, Denrick. So, yun na yun. 4.5, sorry. As Denrick said, the value of this in letter B natin is 4.7 picofarads, huwag nyo kalimutan yun, plus or minus 0.25 picofarads. Paano po nakuha yun? Tingin po tayo dito sa ating table. Okay? That's how you name or designate values for your film capacitors. Paano naman po pag mica or mica capacitor? So sa mica, meron tayong ginagamit na color coding katulad dong sa resistor natin. So ang pagbasa po niyan is from, sundan niyo yung arrow, from left to right. Top muna and then bottom. So parang ganito yung direction niya basically. Ayan. Ganyan po yung pagbasa ng value ng inyong mica capacitor. And yung corresponding codes niya is also given here. So yung first dot niya, sample na natin to ha, yung una. Ito, sample na natin to. The dots in the top row are read from left to right in the direction of the arrow. So the first dot at the left in the top arrow, so ito po, yung black, indicates it is a mica capacitor. Kasi po, may iba't ibang types ng capacitor na ganito rin yung itsura and yung distinguishing property niya is itong first dot natin. So kapag black po yan, automatic mica capacitor po yung ating component. The blue and the red dots, meanwhile, represents the first two digits of the numerical value ng capacitance. So, sa blue, ano ang value natin ng blue? 6. And yung red is 2. So, 62. The dot, yung kasunod nating dot, pababa. So, pag ganito yung basa natin, so yung red indicates the multiplier. So, ang multiplier po natin sa red is 100.
So 62 times 100 picofarads or simply 6,200 picofarads. Yan po yung value ng capacitance. The next color, yung gold, represents naman yung tolerance niya. For this example, since gold siya, plus or minus 5%. Yung last color, usually, ano na yan? Manufacturers, ano na, prerogative. Sila ang bahala dyan. Pero since ang kailangan lang po natin is yung capacitance and tolerance values niya, so basically, ito lang yung mahalaga dyan. Yung apat sa may rightmost side. So your value is 6,200 picofarad plus or minus 5%. Okay po? Second to the last is your chip capacitors. Sa chip capacitors naman, meron tayong pinagbabasihan na codes na may corresponding values. Kung kanina color, ito naman, ang ginamit niya is your alphabet and the digit. So alphanumeric siya. In small and small caps and high caps na letters. So for example, dito sa ating ano, we have J3 na chip capacitor. So the value of J, kung makikita nyo dito, is 2.2. Ayan, 2.2. Then 3 as your multiplier, so it's times 1,000. 2.2 times 1,000, you have 2,200 picofarad of capacitance. Ganun lang po yun. Meron tayong apat na examples dito. Try nating alamin kung ano yung capacitance values niya. Sa una po, sino gusto manghula? Gusto ba mag-try? Pagin natin si... Janina. May tempo, sir. Sige. Go lang. Sir, yung binigay, hirap-hirap. Wala namang zero dun sa ano, sa codes. Yung zero multiplier. Multiplier po ba ibig sabihin ng zero sa unahan? May question ka ba, Janina? Sir, bakit po zero? Bakit kasi zero agad yung binigay niya, sir? Wala naman siya sa code. Gusto kong hulaan lang. Nang value. Guess the value. Wait lang po. Wala siya dun sa code. So, hindi mo magamit yung table. Sir, big, ang hirap nung binigay. Actually, nandiyan yung sagot. Five. Yes. Tama. It's 5 picofarads. So, again, ang default po nating values, value when comes to reading your capacitor is in picofarads po. So, ito is 5 picofarads. Parads. Hindi ko natatanong ito kasunod kasi obviously, 82 picofarads yung value ng capacitance niya. Ano po yung ruling natin dito? Kapag less than 100 po yung value, like yan, 0, 5, 82, may nakita yung 10, automatic, yun na po yung values niya in picofarads. Okay? Gets yun? Kung, ayan, sige, thank you. Kung may letter naman sa unahan, siyempre gagamitin natin yung code. So sa A1, simple lang yan. 1.0 times yung 1 is 10. So 10 picofarads. Yung entry
3.3, yung N, ito po siya. 3.3. Ang multiplier natin is 3 times 1,000. So, 33,000 picofarads. Ganyan lang po yung pag-check natin ng values. Again, pag less than 100, direct na po yung pagbasa natin ng capacitance niya. And kapag may code, ayan, gamitin natin yung value niya. Sir, hindi po ba 3,300? Ay, sorry. 3,300. Oh, yeah. Sorry. 3,300. Sir nyo, hindi marunong mag-multiply. Sorry na guys. Ayan. Just 3,300 picofarads. Tama. Thank you. Meron pa po tayong other type ng pag-name or pag-code ng capacitance value natin, which is yung gagamit po tayo ng isang letter na may kulay. Kaya pa komplikado pa nila, no? So, yung letter already corresponds to a specific value. Like for this example, si W po, ang value ni W ay 4.7. So, 4.7 times, ang ginamit po na kulay ay orange, which is times 1. 4.7 times 1, 4.7 picofarad. Yun lang, ganun lang siya. Kaya lang, madami kasi yung values na dapat tandaan. Okay? That's how you read po your chip capacitor. Lastly, we have tantalum capacitors. Pag tantalum naman po, yung position na, yung certain positions dun sa capacitor natin, kinulayan. And yung mga kulay na yun, again, corresponds to your capacitance values, your multiplier, and may nadagdag dito yung rated voltage niya. And polarity. Dun din nag-indicate yung polarity. Sa capacitance tolerance, may tatlo lang po tayong kulay. Kapag walang kulay, know that 20%, kapag silver 10, kapag gold 5, nasa ibabaw. Then your first and second figure, ito yung hatian niya. The multiplier is in the bottom part and nasa side naman yung kanyang voltage and polarity. Sample natin to. Sino gusto mag-try? Kabibigyan nyo lang, sir. I-try agad. Sige, ako na magsasagot. So, dito po, para makuha yung capacitance value niya, tingnan natin yung first and second significant digit niya. Yellow and violet. So, si yellow po is 4 and si violet is 7. Yung kailaliman po na part, na shaded part is blue. So that's your multiplier and that should be equivalent to times 1 million. Pico parad. So that's around 47,000 nanofarads. Kung di ako nagkakamali. Or 47 microfarads. Ayan. Yan po yung value ng kanyang capacitance. Yung kanyang tolerance is silver daw, yung nasa ibabaw. So that's 10%. Plus or minus 10
percent. Lastly, yung voltage po niya, blue. Ibig sabihin, nandito rin yung kanyang yung polarity, positive terminal. Yung blue corresponds to 35 volts na rated voltage. So, ang value po ng ating resistor. Capacitor dito, tantalum capacitor is 47 microfarads plus or minus 10% tolerance at 35 volts na rated voltage. Ganyan lang po ang pagkuha for tantalum capacitors. That sums up your capacitor coding. Ganyan po natin, kinukuha yung values ng mga capacitors natin, iba't ibang uri ng capacitors. May questions po? Goods naman tayo, nakasunod naman? Yes po. Yes po. Good. Walang questions. Proceed tayo. So here, we're going to find naman yung total capacitance. Kung natatandaan nyo, meron tayong series parallel sa mga resistors. Sa capacitors, pwede rin natin silang i-arrange, of course, in series and in parallel. Ano po yung consideration natin dito? Sabi dito, the equation used in finding the total capacitance in series is using the format of finding the total resistance in parallel. Kabaligtaran yung ginamit niya. So, yung ginamit natin sa parallel resistances, parallel resistors, yun daw yung way ng pagkuha natin ng total capacitance in series. Kapag naman naka-parallel, ang gagamitin daw natin is resistance in series. Ano pong ibig sabihin niya? Unahin natin yung madali, resistance in series. Kapag resistance in series, a-add lang po natin yung value. And ito ay applicable sa parallel capacitors. So ito po yun. Ibig sabihin, to get the total capacitance, we just simply add up the values. Kasi nga, sa series daw yung gagamitin. So C3 plus C4, 1 microfarad plus 1 microfarad is equivalent to 1 plus 1, 2. 2 microfarad. Yan na po yung ating total capacitance for capacitors in parallel. Paano naman po pag in series? Sabi dito, ang gagamitin natin yung total resistance in parallel. So, to get your total capacitance, paano po ba tayo magkuha ng resistors in parallel? Tatandaan nyo pa ba? Siyempre, sir, hindi na. Ayan. Okay lang, papalala ko sa inyo. Your total capacitance sa resistors in parallel is equivalent to the reciprocal of 1 over C1 plus 1 over C2. Ayan, so it's 1 over 1 plus 1 over 5. Ano yung makukuha niyong value? Sorry, wala akong calculator dito. Yes, ayan, tama, sige. Your total capacitance for the series capacitors is 0.83 microfarad. Ayun lang, kabaligtaran lang ng sa resistors pala, kabaligtaran lang. Kung parallel, isi-series natin. Kung series, ipaparallel naman natin. Questions po? Malinaw naman? Dali lang, no? Walang questions? Sige. We proceed to the last part of our discussions for this night, this evening. How to troubleshoot your capacitors. So sa capacitors po, pwede siyang maging open or short-circuited. Actually, may leaky pa nga tayo in between. Pero either case, kung mapa-open man po yan o mapa-short-circuit yung capacitors nyo, wala na po siyang pakinabang basically. Hindi nyo na mapapakinabangan once na magkaroon ng trouble yung capacitor.
It's useless because it cannot store charge. Meron po tayong tinatawag na leaky capacitor. Kapag leaky, it's equivalent to a partial short circuit where the dielectric gradually loses its insulating properties under the stress of applied voltage, thus lowering its resistance. Siyempre, yung capacitors natin, hindi naman gagana yan ng walang voltage, di ba? So, kailangan applied voltage. Ipaulit-ulit mo na siyang na-apply ng voltage. And voltage, kung tatandaan nyo, it's a force. So, eventually, habang binubugbog ng voltage, yung ating capacitor, parang umihina. Unti-unting umihina yung dielectric sa pagitan. Kasi nga, binubugbog ng voltage. Until such point na nawala na yung insulating property ng dielectric sa gitna. So, unti-unting nawawala yung resistance in between the two metal plates. That's your leaky capacitor. Kapag good capacitor pong pinag-uusapan, mataas yung resistance. So, tandaan nyo to ha. Good capacitor, very high resistance, usually in the order of mega ohms. Good capacitor, very high resistance. Short circuit naman po na capacitor, zero resistance. Kapag leaky ang ating capacitor, lower than normal. So kung ang normal natin is several mega ohms, most likely yan po nagre-range around baka kilo ohms lang. O kaya ohms. Yan. Mga 5 ohms, ganun lang yung mababasa niya. Leaky capacitor po yun. Kapag short circuit, zero. Wala talaga siya mababasa na resistance. Kapag good, sobrang taas. Capacitor inductor analyzer such as the one in this figure. Ayan, makikita niyo sa picture. Ayan po itsura niya. Should be used to test a capacitor. Ito po yung na ginagamit sa mga laboratories. Kaya lang, kung hindi naman po available, again, pwede naman natin kunin yung resistance niya through an ohmmeter, preferably analog, which may be able to identify the problem. So, in summary, ito po yung mga troubles natin sa capacitors. When it goes to zero, it is short-circuited. Short, zero. Zero. Short, zero. Kapag leaky, yung resistor natin, less leaky. Less than normal po yung reading, leaky yung capacitor. Kapag yung capacitor naman po, high resistance pero no charging action, ibig sabihin, walang nangyayaring charging-discharging dun sa capacitor. Open po yung ating capacitor. Di ba ang characteristics ng good, high resistance siya. Ito, ang twist niya, wala naman siyang charging action. Open po yung ganong capacitor. Okay? Zero, short circuit. Less, leaky. Lele, yan, tandaan nyo. Madaling matandaan. Le. Less leaky. No charging action, pero high resistance, open. High resistance lang, pero may charging action, good po yung ating capacitor. Questions? Wala naman. And dito dinetail out lang yung short circuit, open capacitors, and leaky capacitors. Sa shelf life, usually ang may pinaka-concern na capacitor dito is your electrolytics. Kasi nga po, habang tumatagal ang electrolytic capacitor, nawawala po yung electrolyte sa loob niya. So, eventually, nag-disintegrate yun, na-dry up, and kapag wala na po yung electrolyte, basically, wala na ring gamit yung iyong electrolytic capacitor. So, for replacement na po siya. Another important thing point here, yung capacitors po natin, kung nakastore lang siya, nakastore sa cool dry place, ayan, nakatambak lang, kumbaga, wala pong mangyayari dun sa capacitor. Magagamit pa rin natin siya. Magiging useless lang siya kapag in use na yung capacitor. Kasi po,
doon na nangyayari yung nabubugbog ng voltage yung dielectric. Doon lang nawawala ng bisa yung ating capacitor. Sa capacitor value change, ayan, usually ceramic wrap capacitors po, nagbabago siya ng 10 to 15% during the first year. Kasi, yung material, yung may dahilan, nagre-relax yung ceramic over time. Kaya nagbabago yung capacitance niya. So, hindi po fix na mag, kung halimbawa 5 microfarads yung ceramic capacitor mo ngayong 2023, pagdating ng 2024, most likely, bumaba na yan ng 10 to 15%. Kasi nga, yung ceramic natin, nagre-relax or kumbaga parang lumuluwag yung nag-expand yung ating ceramic over time. Yung electrolytics, as mentioned earlier, habang tumatagal, nagda-dry up. So, nawawala yung kanyang dielectric material. How to choose your capacitor? Na-discuss din natin kanina. Your capacitors, the important parameters to consider is your capacitance and voltage values. And usually po, pag nagpapalit tayo ng sirang capacitor, ang kinoconsider natin, same value ng capacitance and sa voltage, same voltage value or higher. Kapag hindi po natin pinalitan ng same value or higher, alam nyo na mangyayari, puputok kung electrolytic, and ito nakita na namin to in actual, habang nag-design kami ng power supply namin, pumuputok po yung electrolytic capacitor. As in, tumatalsik itong lata niya. Ayan. From the, mula sa pagkaka-assemble niya dun sa circuit board, tatalsik yung lata, may iwan yung terminal sa ilalim. So, ayun. Yung mga ganong instances, ibig sabihin, may mali sa voltage rating na ginamit, pwedeng mababa lang yung nagamit, supposedly dapat mas mataas. So, ayan. Consider your capacitance value and your voltage value, especially for electrolytic capacitors. That ends our discussion for today. That's all about your capacitors po. I'll be leaving you a homework about resistors and capacitors. Naka-upload na ata sa Google Classroom. So this is for submission on over the weekend. Ayan, sa next class natin, since holiday yung Friday. Questions po? May queries ba kayo dun sa capacitor? May gusto kayo dagdag? Or may mali pa kayo na point out? Wala? Wala naman? Wala naman po, sir. Ayun. Hopefully may natandaan kayo. Hopefully may naintindihan kayo. For that, the remaining minutes, 20 minutes na lang, would be allocated for your laboratory. So, madali lang naman yung laboratory nyo and pwede nyo naman siya i-continue over succeeding days kasi hindi pa naman ngayon yung submission. But either way, your laboratory is about resistor. You're going to measure resistors in multisim and you're going to analyze series parallel and series parallel resistor networks in multisim as well. So, the files are already accessible in your Google Classroom. Kindly access na lang and don't forget for your attendance, picture kayo, screenshot na ginagawa niyo yung laboratory by pair. Questions pa? Wala na? All good? Wala naman na po, sir. Ayun. Pag may questions kayo regarding sa activity, ay, dagdag ko na pala, take note. For your activity, yung table kasi would require tolerance values. So, I let you decide kung anong tolerance na gagamitin nyo. Nade-designate naman siya sa multisim kung ano yung tolerance na gagamitin. Pero kayo na yung bahala dun. Kasama kasi siya sa table of values na kailangan. Yun lang. If wala nang questions, again, message lang kayo pag meron. In-acknowledge ko naman pag okay na yung attendance nyo. Okay? If wala nang questions, you're all good to go. Classes will be dismissed here. Bye-bye. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir.